Sa titig mo, niligaya ka. Sa sakit ang iyong pangakakatawa. Mamahalin kita, walang iba kundi ikaw. Kung sakaling maging tayo, paliligaw ko'y... Mangkukulam yung bago nating kapitbahay. Small world. Sa dinami-dami ng pwede kong maging Nihongo teacher. Pinachempuan ko. Bago kayo rito. Ayaw mo ba ng kaibigan? Mga mangkoko! Yeah! Kung may pruweba kayo, aalis kami ng kusa. Mali ho kayo ng iniisip. Hindi ho kayo nagagayuma. Masasaktan ka lang sa kanya, Chris. Ano nga ba yung kinakatakot ko, anak? Yung madadamay ka at mahusgahan. Anak naman kasi, pwede ka naman magbago ng wardrobe mo eh. Magdamit ka katulad ng mga kaedad mo. At higit sa lahat, maging friendly ka. Ngumiti ka. Nung bata ka naman, ganun ka. Ano naman ho kinalaman ng wardrobe at personality ko sa nangyari kanina? Eh wala naman ho tayong ginagawang masama. Bakit tayo mag-a-adjust? Ba't din yung mga isip nila yung i-adjust nila? Ano man, anak. Pero anak, gusto kong malaman mo na ang mga tao hindi na magbabago ang tingin nila sa mga mangkukulam. Kasi ako, ito na ako. Minana ko na to sa mga lola mo. Pero ikaw, pwede ka pa makawala. Pwede ka pang maghanap ng bansang titirhan. Pwede ka maghanap ng ibang direksyon sa buhay. Gusto niyo na po ba ako isoli sa tatay ko? Kung gusto niyo, sabihin niyo lang ho. Hindi naman sa gato, nanak. Kasi sa Japan, mas maayos ang buhay mo. Mas tahimik. Eh, malungkot naman. Kasi wala akong nanay na krong-krong. Happy naman po ako dito. Happy naman po ako na kasama ko kayo. Tsaka diba nangako tayo na magkaramay tayo sa lahat ng bagay, diba? Tsaka wala naman silang mapapatunayan na may ginawa tayong masama, diba? Tama. Alam ko naman ho na mangkukulam kayo, pero hindi naman po lahat ng mangkukulam ay masamang tao, diba? Yung iba hong katulad ninyo, nagsusumikap lang din mabuhay sa paraan na alam nila. Sa paraan na walang sinasaktang ibang tao. Nagtuturo lang ng leksyon. At saka, alam ko naman man ah, hanggang kuliti at kulugulaw yung kaya mong gawin eh. Kasi hindi mo naman kaya magpahirap ng buhay ng ibang tao, di ba? Kasi alam mo naman yung pakiramdam nun eh. Aminin. Kaya, ma, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Susuportahan ko lahat ng trip mo hanggat wala tayong sinasaktang ibang tao. At ipagtatanggol ko kayo sa lahat ng gustong manakit sa inyo. Fight me! Thank you, anak. Ano ba yung nagdrama na natin? Magkape na nga lang tayo. Ay! Tsaka pala ito. Ayan kasi. Ay, nako. Kasi mga kapitbahay natin, masyado maraming issue. Pwede ba tayong magkita? Bakit mo ba ako dinala dito? Sabi mo mag-uusap tayo. Pag ako niloko mo lang, tandaan mo, mangkukulam kami. Alam mo, kung lahat naman ng makukulam kasing taray at suplada mo, hindi mo na pagbantaan eh. Wala naman makikiyawag kahit sino sa'yo. Ah, ganun. Eh bakit mo ako niyaya? Dinala mo pa ako dito. Shhh! Inay, kikising sinapapa sa'yo eh. Alam mo bang bawal akong makipagkaibigan sa'yo? Pero,
Nandito ako ngayon. Kasama ka. Hindi ko kasi kayang hindi gawin yun eh. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng ibang tao, Raya. Alam kong mabuti kang tao. At pinalaki ka ng tama ng mama mo. Kaya huwag kang mag-alala. Nandito lang ako sa likod mo. Pagtatanggol kita sa kanilang lahat. Madadamay ka lang. Higit sa lahat, mali na suwayin mo ang papa mo. Para lang sa akin, wag. Kailangan. Dahil mali siya. At gusto kong patunayan yun. Paano? Sa pagtatraspas dito sa garden niya? Herb garden to ni Mami. Alam mo, bago siya mawala, dito kami lagi tumatambay. Kasama si Papa. Pero ngayon, alas din na tumatapak dito si Papa eh. Ako na nga lang yung nagme-maintain ng garden. Pero minsan, mahirap ding bumalik dito. I'm sorry, Chris. Graduating ako noon ng high school. Umuwi sila sa probinsya kasi nagkasakit yung lola ko sa mother side. Katapos ng ilang months, nagkasakit na rin yung mama ko. And one day, wala na siya. Hindi naman ma-explain sa akin ni Papa kung ano talagang nangyari. Kung ano ba talagang sakit niya. Kung bakit hindi siya nagamot. Kasi na-feel ko na lang na parang ayaw na siyang pag-usapan ni Papa. Hindi na nga ako masyadong kinakausap ng Papa ko ngayon eh. Unless, pagdodoktor yung topic. Kanina nga, nagtalo kami. Sarado kasi niya. Nagsisimula na rin akong magalit sa... Wag! Huwag mong hayaang pumasok ang galit dyan sa puso mo. Dahil kapag di ka nag-ingat, yan ang sisira sa'yo. Okay ka lang, Chris. Nang nabubuhay pa si Mami, nag-promise ako sa kanya. Sabi ko kapag nakakilala ko ng special, dadaling ko siya rito. Promise din siya sa akin. Na ipaparamdam daw niya kung gusto niya o hindi yung tao. Basta mararamdaman ko daw. So, may nararamdaman ka ba? Wala akong nararamdaman, Raya. Kundi yung gaan sa pakiramdam. Yung feeling na ang tagal kong hindi naramdaman. Talaga? Hindi mabigat? Yung tipong parang may nakasakay sa mga balikat mo? Lamig sa batok? Di mo nafe-feel? Ha? Wala naman. Bakit? May nakasakay kasi sa mga balikat mo eh. Ha? Ano? Seryoso ka? Joke lang. Matatakotin ka pala. Raya. Ganun na. Sige, umanda ka sa akin. Hindi ako nadadala dyan. Sisigaw ako. Hindi naman ganyan. Alam mong kaya ko. Hindi mo kaya. Ay, kaya ko. Ba't parang natatakot ka? Sige, sisigaw talaga ako. Gusto kaya. Mo? Hindi mo kaya. Tapang mo. Mamamatoy tao ka ba? Alam ko mangkukulam ka. Ganon? Pangit mo naman ka-trip. Pinapasmile lang kita eh. We'll be right back.
gusto niyo ba talaga ako patayin sa sindak dito? Ba't galit na galit kayo sa amin dito? Wala akong masamang balak sa'yo. Gusto lang kita makausap. Makausap? Pwede mo naman akong i-message eh. Bakit gugulatin mo pa ako? Ginulat yun din naman kami nang lumipat kayo. Hindi kami handa. Wow! Kailangan ba may announcement? Hoy! Matagal nang wala nakatira sa bahay ng lola ko. Hindi naman siguro nakapagtataka kung isang araw may titira dyan, di ba? Nakapagtataka. Walang mag-aakala na may titira pa dyan pagkatapos ng mga mababalaghang ginawa ng matanda sa loob ng bahay na yan. Mga pangkukulam at pangbabarang. Excuse me? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Hindi mambabarang ang pamilya ko. Bakit? Nakita mo ba siya mismong gawin yon? Hindi. Hindi, di ba? Oh. Alam mo, pansin ko sa mga tao dito, kung hindi mga judgmental, mga malalakas ang imagination. Hindi kailangan makita ng dalawang mata ko ang ginagawa niya. Dahil sa amoy at kulay pa lang ng usok na lumalabas sa bahay niyo, alam ko nang may nilulutong hindi maganda. Bakit? Anong klaseng ilong ba yan, ha? Ang ilong ng isang albularyo. Mula pa noon, alam na ng mga pamilya natin kung anong ginagawa ng isa't isa. Kaya wala kayong maitatago sa akin. Ibaes ka pala eh. Kahit naman anong sabihin ko dito, hindi ka maniniwala sa akin. Kaya wala na rin point makipag-usap sa'yo. Kaya babush! Dahil sa anak mo at anak ko. Anong ibig mong sabihin? Nagkakamabutihan sila. Sinubukan ko nang kausapin ang anak ko pero hindi na siya nakikinig sa akin. At hindi pa yun nangyayari kahit kailan. Kaya bukod sa panggagayuman ng anak mo, bad influence pa siya! Hoy! 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 Huwag mo masasabihang bad influence ang anak ko dahil hindi mo kami kilala. Hindi mo siya kilala. At subukan mo lang nasalingin ang anak ko. Baka pati ikaw mismo. Hindi mo magamot ang sarili mo. Nasa inyo po yan. May sinabi ba si Patrick sa inyo? Ikaw ang dapat maipaliwanag sa akin. Anong ibig sabihin na to? Hindi mo itutuloy ang pag-aaral mo? Pa, una ho sa lahat, dapat hindi niyo pinapakilaman yung gamit ko. Pa, pangalawa, sana hinintay niyo naman ako kausapin kayo. Sasabihin ko naman eh. Di na kita naiintindihan, Chris. Mula nung makilala mo yung dalagang mangkukulam na yun, nagbago ka na. Parang kang ginayuma. Kaya kailangan gawa kita ng mas malakas na pangontra. Pa. Pa! Ipipilit nyo naman ba yan? Pa, ang hirap sa inyo. Isarado yung isip nyo. Hindi ko ako nagsasabi ng plano sa inyo. Hindi dahil na-impluensya na ako ni Ryan ng kahit na sino. Pa, kasi sarili nyo lang pinapakinggan nyo. Tumigil ka. Hindi totoo yan. Totoo yan, pa! Kung nandito lang si Mama, alam mo yan din sasabihin niya. Life is tough. Kaya lagi kong sinasabi na maswerte ang mga taong nakakahanap ng karamay sa buhay.
Yung hindi ka iiwan at iintindihin ka kahit na wala ka pang sinasabi. Yung taong basta gets ka. Tara, samaan kita. Away ang mabae dahil lang sa lalaki. Kaya nga, magtulungan na tayo. Ano rin nagsabi? Pag mahalaga sa'yo, gagawin mo lahat para matauhan. Chris, may kailangan ka malaman tungkol sa mami mo. Namatay siya dahil sa kulap. Sinong kumulam sa kanya pa? Yung matandang kapit-bahay ba natin doon? Mas mabuti pa sigurong umalis na lang kayo.